Magandang umaga mga ka-Philip! Ako si Kiwi Gacharas! At ako si Mark Cardeleza! At kami ang makakasama ninyo patungo sa paglalakbay sa National Capital Region! Ayan nga, ME, noon nga lamang ay napag-aralan na natin at nalaman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa Central Luzon. At ngayon naman ay gusto kong pag-usapan naman natin ang lugar kung saan ay laging pinupuntahan ng mga tao. Oo, at balita ko dito yung napakagandang mga tanawin dito. Oo nga, gusto ko na yung alamin lahat. At syempre, iba't ibang kultura nila, mga literatura, mga pagkain kinakain, mga personalidad. Oh my gosh! Gusto ko na siyang anumin! So, handa na ba kayo? Tara! Samahan niyo kami sa Manila! Manila, tak-tak! Manila, tak! National Capital Region ay sentro ng political, economic, social, at cultural ng Pilipinas. NCR, o kilala sa tawag na Metro Manila, ay binubuo ng 16 na syudad at isang munisipal, katulad ng Manila, Mandaluyong, Marikina, Pasig, Quezon, San Juan, Caloocan, Malabon, Novotas, Valenzuela, Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Taguig, at Municipality of Pateros. Ang Maynila ay nakilala sa pangalang binigay ng mga pangkat etnikong mga Tagalog, kung saan ito ay una ring nakilala bilang Maynilad. Ang pangalan ay nagmula sa salitang nila, isang uri ng halamang mabulaklak na tumutubo sa baybayin ng luok na ginagamit para gumawa ng sabon para sa pakikipagkalakalan. Nanggaling ito sa salitang may mila na may uunlaping ma na tumutukoy kung saan ang isang lugar ay mayroong isang malagong bagay. Ang mga kilalang tourist spots sa Maynila ay ang Rizal Park, Manila Ocean Park, Nayong Filipino Park, National Museum of the Philippines, Quiapo Church, Cultural Center of the Philippines, Fort Santiago, Manila Cathedral, Star City, Malacañang Palace, Manila Zoo, Museo Pambata, Metropolitan Museum of Manila, Manila City Hall, Quirino Grandstand, Manila Bay, SM Mall of Asia, EDSA Shrine. Ang mga kilalang festival sa Manila City ay Kalesa Festival. Isa itong horse-drawn kalash used in the Philippines. Pestang Itim sa Nazareno. Pinakakilalang festival sa Pilipinas. Fiesta ng Santo Niño. Ang pagdiriwang na ito ay ginaganap sa Tondo, Manila. Ang Maynila ay binubuo ng 1.78 million populasyon ayon sa survey noong 2016. Political Division. Ang Maynila ay hinati sa 16 na distrito at 897 barangays. Ang kabuhayan ng mga tao sa Maynila ay binubuo ng mga industriyang kemikal, lubid, coconut oil, at mga ginagawang sapatos. Ang mga pagkain at gawaan ng tabako, kung saan binibigyan ng mga tao ng trabaho. Mga kilalang personalidad sa Maynila: Lope K. Santos, Martin Yebera,
Sharon Caneta, Lea Salonga, Alfredo Lim, Fernando Amorsalo, Rian Ramos, Ian Veneracion, Julia Montes, at Francis Magalona. At ngayon ay dumako naman tayo sa literatura ng National Capital Region. Early forms of literature in the National Capital Region. Literature folk songs, Bahay Kubo. Epic, Ibong Adarna na sinulat noong 17th century. Riddles o bugtong, proverbs o mga kasabihan, poem o tula, Pag-ibig sa Tinibuang Lupa ni Andres Bonifacio. At novel o novela, Bata-Bata Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Torres Bautista. Poetry. Make Me the Liquid by Your Vase Contained was written by Nina Estrada Puyat. She was born in Tarlac, Philippines. Nina was the 1979 Poet Laureate of the Philippine Poets Association. She is the first recipient of a special diploma of Master in Literature from the University of Santo Tomas, Philippines. Make Me the Liquid by Your Vase Contained. Author, Nina Estrada Puyat. Speaker, Woman, Symbolism. Pounding at my soul, breakthrough the mask I wear. Ang mask ay sumisimbolo sa emosyon ng isang babae na nagkukunwari na masaya siya sa relasyon niya sa kanyang nobyo. Ngunit ang totoo ay nasasaktan na siya dahil may ibang babae ang kanyang minamahal. Style, quatrains. Ang tulang ito ay mayroong ABAB. Ang tulang ito ay mayroong apat na linyang nananatiling pareho ang pagbigkas. Maaring itong magkaroon ng AAB na pattern o pwede din namang ang pangalwa at ang pang-apat ang nagkakatugma o nagkakatunog. Interpretation. Ang tulang ito ay tungkol sa isang babae na nagmahal ng wagas sa isang lalaking hindi naman siya pinapagpahalagahan. Ngunit kahit ganoon ay patuloy pa rin siyang nagkukunwari na maayos lamang ang lahat sa kanila. The Gorillas Like a Poet was written by Gemino H. Abad. He was born on February 5, 1939. He is a writer and activist who founded the Communist Party of the Philippines and added elements of Maoism to its philosophy. The Guerrilla is Like a Poet. Author, Gemino H. Abad. Speaker, Activista. Symbolism. The Guerrilla is Like a Poet. Sinisimbolo nito ang paghahantulan ng isang taong naaapi ng gobyerno. Imbis na lumaban siya gamit ang armas na panlaban, pagsusulat na lamang ng tula ang kanyang gamit. Interpretasyon. Nais niyang ipahayag na hindi lahat ng laban kailangan idaan sa armas. Minsan, ang paggamit ng tinta ay sapat na para mailabas ang saloobin. Moral lessons. The pen is mightier than a sword. Di lahat ng bagay ay madadaan sa lakas. Mas mabuti pang manahimik ka na lang at isulat na lang ang lahat. Prometheus Unbound was written by Ruben Cuevas. He was born in Cagayan de Oro in 1945. Jose Maria Flores Tacaba, popularly known as Pete Lacaba, is a Filipino film writer, editor, poet, screenwriter, journalist, and translator. Under the nom de plume Ruben Cuevas, Lacaba published his poem Prometheus Unbound at Focus, a magazine that has allied itself with the Marcos regime. Prometheus Unbound. Author, Ruben Cuevas. Speaker, Jose Lacaba. Symbolism. Mars shall glow tonight, Artemis is out of sight. Inihambing niya sa Greek mythology ang nangyari sa Pilipinas noong panahon ng martial law. Style, acrostic. Ito ay uri ng tula kung saan ang una, huli at ibang mga letra ay nagkabaybay na bumuo buong isang salita. Interpretasyon.
ipinahayag ni Jose Lacaba, aka Reuben Cuevas, ang kanyang nararamdaman ukol sa nangyari sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusulat. Ipinahiwatig niya na si Marcos ay katulad ni Hitler, na isang tutang diktador. Moral lesson, isigaw mo ang iyong nararamdaman gamit ang tinta ng ballpen. Kasi hindi sa lahat ng oras pwede mong sabihin personal ang iyong nararamdaman. Minsan, kailangan mo rin gamitin ang tinta ng ballpen para lang masabi mo ang tunay mong nararamdaman sa kanya. Fiction. The Story of Footnote to Youth is written by Jose Garcia Villa. He is a national artist for literature. He won a prize of 1,000 from the Philippines Free Press in 1929 for his story, Mer Inisa. Villa's works have been collected into the following books like Footnote to Youth, Many Voices, Poems by Domiglione, and Have Come I'm Here, which brought in him fame, honors, and fellowships. Villa received the American Academy of Arts and Letters Poetry Award, the Shelley Memorial Award, the Guggenheim, Bollingen, and Rockefeller Fellowships for Poetry. The story of Footnote to Youth is all about a 17-year-old man who named Dodong who can't wait to marry Taeyang. He was hesitant to tell it to his parents, but he asked permission to his father and then he allowed him. Then they've got married and lived together. Taeyang gave birth to Blas. Blas was not Dodong's only child. More children came to them. Taeyang looks like shapeless and thin after all the responsibilities of a mother. She cried sometimes, wishing she had not married. Sometimes, she thinks that, what if she married Lucio, who is until now childless? Then one night, the 18-year-old Blas also wants to marry Tona. Like what Dodong did when he was 17 was the one that Blas also did. Dodong allowed Blas to marry Tona but deep down inside he felt sad and sorry. Ang kwentong Footnote to Youth ay binubuo ng mga karakter na sina Dodong, Taeyang, Lucio, Blas at Tona. Ito ay ginanap sa probinsya. Ang eksposisyon ng kwento ay nagsabi si Dodong sa kanyang tatay na papakasalan niya si Taeyang kahit na ano mangyari. Ang naging komplikasyon ay kahit na nag-aalangan ng tatay ni Dodong sa kagustuhan niyang magpakasal ay pinayagan pa rin niya ito. Ang climax, naging malungkot si Dodong at si Taeyang sa buhay nila dahil nagmadali silang mag-asawa. Ang naging resolusyon ay dahil sa nangyari rin kay Dodong ang ginawa niya sa tatay niya noong binata pa siya at nalungkot ito. Moral lesson, huwag magpadalos-dalos sa desisyon. The Flowers of May was written by Francisco Arcellana and he was born on September 6, 1916 in Santa Cruz, Manila. He was a writer, poet, essayist, critic, journalist and teacher and one of the most important progenitors of Filipino short stories in English. In 1990, he was declared National Artist of the Philippines for Literature. The summary of the story of the Flowers of May. This story is about a family grieving for the loss of their loved one named Victoria. The father, after 2 months, of not saying anything, finally spoke of what he truly feels about the tragedy. The whole family soon learned to accept that Victoria is truly dead and no longer in their lives. Ang kwento ng The Flowers of May ay naganap noong buwan ng Mayo sa tabi ng bintana. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay sina Victoria. Siya ay kapatid ni Francisco na namatay sa napakamurang edad. Si Pepeng, ang ama ni Victoria, at ang kanyang ina, kasama rin si Narciso na naging isang Catholic priest, si Manuela na piano teacher, at si Waning at Paking na kapatid ni Francisco.
ang eksposisyon ng kwentong The Flowers of May. Habang pinagmamasda ng tatay ni Victoria ang ulan sa may bintana ay naalala niya ang kanyang anak. Ang komplikasyon ay ang pagkamatay ni Victoria. Ang naging climax ay nailabas na rin ng tatay ni Victoria ang kanyang sama ng loob at lumbay pagkatapos ng 2 buwan simula ng inilibing nila si Victoria. Ang naging resolusyon ay natutong tanggapin ng pamilya ni Victoria na siya ay talagang patay na at wala na sa kanilang buhay. Ang moral lesson ng kwentong The Flowers of May ay matuto tayong tanggapin ang katotohanan gaano man ito kasakit. The Story of Magnificence is written by Estrella Alfon. She was born on July 18, 1917 in Cebu City. She was a well-known prolific Filipina author who wrote in English. Because of continued poor health, she could manage only an AA degree from the University of the Philippines. She then became a member of the UP Writers Club and earned and was given the privileged post of National Fellowship in Fiction post at the UP Creative Writing Center. She died in the year 1983 at the age of 66. The story is about a mother of 2 children who hired a bus conductor named Vicente to become a tutor for her children. But one night, Vicente raped the little girl and was found out by the mother. She slaps Vicente and drove him out of the house. Ang kwentong Magnificence ay binubuo ng mga tauhan na sina Vicente, ang konduktor ng bus at tutor ng 2 bata na sina Oscar at ng batang babae. Kasama rin sa kwento ang nanay ng 2 bata. Ginanap ang kwento sa bahay ng 2 bata. Exposition. Ang storya ay nagsimula sa pagpunta ni Vicente sa bahay ng 2 bata upang turuan ng mga ito sa kanilang asignatura. Siya nagsilbing tutor ng 2 bata sapagkat pinagkakatiwalaan siya ng pamilya nito. Ang komplikasyon. Isang gabi habang tinuturuan niya ang 2 bata ay inutusan niya si Oscar na kumuha ng tubig sa kusina kaya't naiwan sila ng 2 batang babae. Climax. Binuhat ni Vicente ang batang babae at pinaupo sa kanya. Ngunit naglaba ng bata. Ngunit walang nagawa ang batang babae at tuluyan pa rin siyang ginahasa at naabuso ni Vicente. Ang resolusyon ng kwento ay nadatnan sila ng nanay ng 2 bata. Sinambal nito si Vicente at pinalayas ito sa kanilang bahay. Niliguan at sinunog niya ang suot na damit ng batang babae. Moral lesson, huwag tayong agad-agad magtitiwala sa hindi natin kilala. Drama. Call Me Flory is a play written by Wilfredo Maria Guerrero. Guerrero was the first Filipino playwright to have a theater named after him in his lifetime, and he received 3 national prizes for his work. Guerrero's plays have been translated into many languages and performed around the world. The story takes place in San Lorenzo Village in the Philippines. Flory is Florencia Aragain V. Caracules, a woman who was raised in the slums but becomes rich after marrying a wealthy man who does business with the Japanese. Marrying into money turns Flory into a boastful, arrogant person who tries to bury her past. Matilde, also rich but humbled and heavily involved in charity work, invites Flory to participate in a charity program for the impoverished people from the area where Flory grew up. Matilde's embroider, Osang, was Flory's neighbor as a child, so Matilde is aware of Flory's less glamorous past. Flory accepts that invitation with an ulterior motive. She intends to use the opportunity to meet well-known rich and influential personalities. Unfortunately, for her, Flory's past catches up to her as she puts her dishonest plan into action. Ang dramang Call Me Flory ay kinabibilangan ng mga tauhan na sina Flory, Matilde, at Osang.
Ito ay naganap sa San Lorenzo Village. Nagsimula ang kwento noong inimbitahan ni Mathilde si Flory sa kanilang bahay upang hikayatin siyang sumali sa isang charity program. Ang komplikasyon sa kwento ay dahil sa pera, si Flory ay naging mayabang na tao at kinalimutan niya ang kanyang pinagmulan. Ang climax ay nakilala si Flory ng kasambahay ni Mathilde na si Osang, kaya't ginamit ito ni Mathilde upang i-blackmail si Flory. Ang resolusyon ng kwento, sinigurado ni Mathilde na aayon si Flory na sumali sa charity nang walang kaalam-alam na ang kanyang nakaraan ay gagamitin laban sa kanya. At ang huli ay ang moral lesson ng dramang Call Me Flory, always be true to yourself. Ayan, natapos ang ating talakayin ng National Capital Region. Ayan, nag-enjoy ba kayo? Or madami kayong natutunan, no? Ayun, may natutunan naman pala. At kung na-miss din yung episode ngayon, you can tweet and follow us on Facebook. Nakikita niyo yan sa inyong mga TV screen with the hashtag, It's More Fun in the Manila. O kaya, itweet nyo ang episode na to gamit ang hashtag Mas Masaya sa NCR. Ayan, at ngayon ay magpapaalam na kami sa inyong lahat. Maraming salamat mga ka-feeling!